Ngayong gumanda ang panahon sa Albay, mapag-aaralan na ng mga eksperto ang galaw ng lava dome o ang namamagang bahagi ng bulkan Mayon. Hindi pa masabi kung kailan ang posibleng pagputok ng bulkan, kaya nagpulong na kanina ang iba't ibang sanay ng gobyerno para makapaghanda. Mula sa Albay, may ulat on the spot si Cedric. Cedric? Yes, Pia, kaninang umaga ay naging paborable para sa mga eksperto, lalo-lalo na doon sa FIVOX, ano, yung muling paglitaw ng crater o yung summit ng Mayon Volcano, kung saan tanong na tanong nga yung namamagang bahagi nito o yung tinatawag na lava dome. At kasi nito nga nakaraang mga araw kasi o nung weekend, particularly naging malimit yung pag-ulan na naging dahilan ng pagbubuga ng puting usok ng Mayon, bunsod ng pagsingaw ng tubig. Maging ang aerial inspection ng FIVOX ay napurnada sa kapal ng usok sa Mayon Summit at napakahalaga raw para sa mga eksperto na muling masilayan itong lava dome para mapag-aralan kung mabilis o mabagal ang nagiging paglaki nito na tutukoy din sa bilis o bagal ng pag-akyat ng magma. Base sa initial findings ng FIVOX ay posibleng 30 hanggang 50 meters ang taas nitong lava dome. Sa ngayon ay mahirap pa raw matiyak kung kailan at kung magkakaroon ba ng eruption at lava flow. Pero kung magkakataon, posible raw na ang bahagi ng bulkan na nakaharap sa Daraga, Legazpi City at Santo Domingo ang posibleng daluyan ng lava dahil sa kasalukuyang kondisyon ng rim o yung pinakabunganga ng Mayon na naukit na ang isang bahagi dahil sa mga nagdaang eruptions. Habang yung northern portion naman ng bunganga o yung bahaging nasa Tabaco, Albay ay intact pa rin naman daw. Initially, dahil breach yung southeast, sa southeast yung pupunta. Sa northern side, medyo intact. Pero depende yung kung gaano kalaki ang itataas ng dome bago siya tuloy magkaroon ng fluid. Samantala, Pia, ngayong umaga ay nagkaroon ng isang high-level meeting sa headquarters ng Provincial Disaster Management Office na dinaluhan ng mga opisyal mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno, mula sa mga relocation sites hanggang sa supply ng relief goods ay tinalakay sa meeting bilang paghahanda dun sakali man daw na magpatuloy yung pag-aalboroto ng bulkan. Isa sa mga na-raise na concern ay nag-raise ng concern ay yung hepe ng Bureau of Fire Protection ng Albay at nakahanda naman daw sila na rumisponde. Yun nga lang, ang allocation lamang daw sa kanila para sa diesel ng kanilang mga truck ay 20 liters per truck kada buwan. At yan muna, latest mula rito sa Albay. Balik muna sa inyo, Pia. Maraming salamat, Cedric Castillo.